Ako po ay may asawa. Pag ako po ay nag-Muslim, ano po ang mangyayari sa relasyon ko sa aking asawa? Dahil siya ay hindi Muslima. So lalaki yung questioner. Ang asawa niya ay non-Muslim na babae. Ang mangyayari sa asawa mo pag nag-Muslim ka at ikaw ay Muslim, hindi siya Muslima, eto sa pag-i-interview natin sa mga nag-Muslim, ay mas lalo mo daw mamahalin ng asawa mo. Mashallah. Mas lalo ka daw magiging mapagmahal sa asawa mo. Kaya lang, anong uri ng pagmamahal? Tingnan nyo ha, experience to, bago ko directly sagutin tong tanong. Nagtrabaho din ako sa Jeddah, sa Alith Islamic Center. Inutusan ako ng aking mudir. Mudir din dito, di ba? Manager. Punta ka doon! Ready na yung kabayan, magmumuslim. Mashallah, okay. So, nag-travel pa ako 30 minutes. Pagdating ko sa barracks niya, ang daming bukas na books. Nagre-research. Ay, ikaw yung taga-Islamic Center. Welcome, welcome. Tama talaga tong Islam. Ganto, ganyan. Magmumuslim ako. Pangalan ko Abdullah. Muhammad. Ready na eh. Wala na akong gagawin. Supposedly, pagpunta natin doon, ang trabaho, yun nga, kukonvince, dawa. Pero dito, ready na. So sabi ko, brother, yung shahada, sa'yo talaga nang gagaling. Witness lang ako. Witness ako. Halimbawa, kasi puti yun, pag hindi naman taglamig, puti ang thob. Para kang magti-testify, pwede ko bang hingi niyang testify mo na ang suot ko ay white? Tumistigo ka na nakaputi ako. Oo. Oh. Pagka nakaitim ako, huwag ka tumistigo dahil pinagsisinungaling kita. Kung puti naman, tumistigo ka at wala akong ginawa sa'yo, ayun yun sa nakikita mo. And that is the meaning of shahada. Shahada, para mong nakita, para mong nasaksihan. Okay? Ang pagmumuslim ay ganun. Sumasaksi ka ba na puti ang damit ko? Yes. So, ganun yung shahada, sabi ko. So, ready ka? Oo, ready ako. Mag-Muslim. Okay. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nag-Muslim siya. Welcome, mashallah, brother. Welcome sa Islam. Ang pasok namin doon, 8 o'clock. Pagpasok ko sa opisina the next day, nandun na siya nag-aabang sa pinto. Alam mo, sabi, brother, ayaw ko na mag-Muslim. Bakit? Hindi, ayaw ko na. Huwag mo na ako lista dyan, hindi na ako Muslim. Sabi ko, anong dahilan, brother? Kagabi, ikaw yung nangunguna. Tama to, bukas yung mga research mo. Anong dahilan, sabi mo? Basta, huwag mo na ako lagay dyan. So, talagang kinukonvince ko siya. Bakit? Ayaw yan ng misis ko eh. Mashallah. Ayaw yan ng misis ko. Eh, paano yung kagabi? Yung puti, yung itim, yung saksi? Ayaw ng misis ko. Sabi ko, brother, wallahi, sabi ko, pag magkikita tayo at araw-araw tayo nagkikita sa township, maliit lang na bayan yun eh, araw-araw tayo nagkikita doon, sa tuwing nakaputi ako at magsasalubong tayo, hindi ka naniniwalang nakaputi ako dahil ayaw ng misis mo. Dahil ayaw ng misis mo. Brother, at ikaw naman, sa tuwing makakasalubong kita, itataas ko yung damit ko. Puti ito. Hanggang kailan ka, tingnan nyo to, hanggang kailan ka hindi malaya sa pananiwala mo. Hindi ka malaya. According sa research mo, lahat-lahat, tama ang Islam. Pero just because ayaw ng misis mo, ayaw mo na ng pananampalataya. Sino nakaka-relate? Bakit? Nakita ba ng asawa mo yung tawb ko? Para sabihin mong hindi ito buti, eh ikaw naman to nakakakita. Sabi ko, yung pagmamahal mo, mali. Mali. Kung mahal mo yung asawa mo, lalo kang magmumuslim at ituturo mo sa kanya yung tama na hindi niya naiintindihan at hindi pabayaan siya sa mali. Allahu Akbar! Ito yung nakakakita ng tama. Pero pag hinayaan mo siya doon, kinukonsinti mo siya, hinahayaan mo siya doon sa mali na hindi niya naman nalalaman. Hindi ba? So, ang pagmamahal na tunay na kaya nating ibigay sa gantong paraan. Meron naman isang brother, tama yung paraan na gawa niya eh. Alam niya, Saudi Arabia rin,
Alam niya na pag Muslim, nag-Muslim siya, tatakwil siya ng pamilya niya. Knowing them. Mashallah. Di ba ganon? Mas kilala natin sila. Knowing them. Pero anong ginawa niya? Pagdating niya doon sa Saudi Arabia, convinced na siya. Ang ginawa niya, hindi niya sinabi. Nilihim niya na nag-Muslim siya. Tapos, sinimulan niya sa gantong paraan. Honey. Dito pala sa Saudi Arabia, marami rin bisyo. Oh, may sadiki, alak, meron ding mga nagaganap na milagro. Talaga? Kaya nga ako, hindi naglalabas pag day off. Sabi niya, ano ginagawa mo? Umaattend ako sa Islamic Center. Mas mabuti. Ah, ganun. O di okay, diyan ka na lang sa Islamic Center kaysa magbisyo ka pa, mawawalan tayo ng ipon. Oo nga, dito nga ako. Madalas ako dito every Friday. Nakita niyo yung paraan? Madalas ako dito every Friday. Tapos, alam mo natutunan kong this Friday, Inshallah. Ibig sabihin pala ng Inshallah, God's will. So pag nag-detect siya, may Inshallah na rin. Yung asawa niya sumasagot, Inshallah na rin. Inshallah. Hanggang nagpapadala siyang verses ng Quran, ito pala, ganto pala, honey, ganto pala, yung asawa niya natuto ng Islam. Mahal, honey, nag-Muslim na ako. Allahu Akbar, sasama ako sa iyo. Sa reliyon na yan. Tama yung reliyon na yan. Pero sarado katoliko yun. Ang magulang nun, lahat-lahat, pero sa tamang pagbabalita, tamang pamamaraan. Ito yung hikma. Hikma, di ba? Ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal maw'idatil has. Dahil sa hikma, nakuha niya yung pamilya niyang buo at masaya sila ngayong Muslim lahat. Kesa dun sa isa na binalita, siguro Muslim na ako, ah, mag-aasawa ka dyan, pangalawa, pangatlo, naku, ba't yan ang ginamasok ng reliyon? Abu Sayyaf yan, lahat. Hindi mo pinaliwanag ng tama. Kaya nga, yung nakikita natin bilang naghahanap ng guidance, hindi naman nakikita ng hindi naghahanap ng guidance. So, merong mga perspective, di ba? May mga angle sa camera. May rule of third, merong unshot, may hero shot. Iba-iba paningin ng tao sa mga bagay-bagay. So may mga angulo na pangit sa kanila, huwag mong pakita yun at hindi mo mapapaliwanag yung ganda ng view na nakikita mo. So ito yung mangyayari dito, pag nag-Muslim siya, ano mangyayari sa asawa mo na hindi Muslima? Ito gagawin mo. Sisimulan mo siyang paliwanagan ng Islam at insha'Allah makakasama mo siya sa reliyon. Insha'Allah.